morning po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na nagbulay ng salita ng Panginoon. Pero bago po yan, tayo po ay maghandog ng awitin sa Panginoon. Katapatan niyo, Diyos, tunay at dakila. Katapatan niyo, at walang kapantay sa aking puso, sa aking buwan. Ngunit pagsambayaan bukas noon, ngayon, magpakailan. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papulit pagsambay, iyaan. Salamat po, Panginoon. Tunay nga ang katapatan niyo po sa amin. Walang katulad ang kabutihan niyo po, Panginoon, sa amin ay
walang kapantay. Kayo po ang patuloy na sumama po sa amin sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Purihin po kayo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Okay. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po muli. Patuloy ko pong binabati ang bawat isa sa umaga po na ito. Binabati ko rin yung mga kapatiran natin sa ibang bansa na manonood nito. Ang Door of Faith Walien ay magkakaroon ng kanilang anniversary. Ganun din, tayo ay salamat sa Panginoon. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng biyaya para tayo ay makapagbukas ng mga Bible study o Bible study sa Hungary. Patuloy po natin panalangin po yun sa Panginoon. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos sa Hukom chapter 14. Pero bago po yun, doon muna tayo sa chapter 13 verse 24. Judges chapter 13 verse 24. Pag-aaralan po natin si Samson, ang kanyang pong buhay. Sabi po din sa 24, dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoah. Si Manoah po mga magulang po ni Samson. Lalaki ang anak niya at pinangalanan nila siyang Samson. Pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Ang espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kuminos sa kanya habang naroon siya sa kampo ng Dan sa kalagitnaan ng Sora at Es-Taol. Okay, so dito makikita natin chapter 13 verse 24 po ako. Dito makikita natin, no, sa murang no edad habang lumalaki ang lingkod ng Panginoon na si Samson, pinagpapala na siya agad ng Panginoon. Makikita natin sa 25 na ang banal na espiritu ay nagsimulang kumikilos sa kanya. No, nais ko pong ipakilala po sa inyo po ang banal na espiritu as the maker of men. Ang banal na espiritu as the maker of men. Kilala natin ang banal na espiritu na the comforter. Kilala natin ang banal na espiritu as an advocate o katulong, no? Tagatulong, sabi sa Biblia. Tagapayo natin, tagapagpaalala ng katotohanan. Kilala natin ang Panginoon as the power of God, the seal of our salvation. That's the Holy Spirit. Pero ang banal na espiritu din naman po ay the maker of men. No? Kasi pagka ang banal na espiritu ay kumilos sa isang tao mula sa wala, kayang dalin ng banal na espiritu ang isang tao sa katatayuan na makapangyarihan at gagamit-gamit sa Panginoon. Na kapag ang banal na espiritu ay kumikilos sa isang tao, siguradong makakakita tayo ng matinding mga gawa. No? Makakakita tayo ng mga bagay na no, hindi natin inaasahan na magagawa ng isang tao. The maker of men. Pagka ang isang tao ay sa kanya kumikilos ang banal na espiritu, bagong tanggap pa lang siya, kilala siya ng mga tao na makasalanan, no? Pero sa pagkilos ng banal na espiritu, magagawa na isang tao magpagaling, magagawa na isang tao tumayo sa pananampalataya, manindigan sa katotohanan, magagawa na isang tao na magbukas ng mga gawain, no, sa mabilis, no, sa maikling oras lamang. Dito makikita natin sa buhay po ni Samson, habang pinag-aaralan ko po ang kanya pong istorya, nakita ko na merong
ibinibigay na, na may binibigay ang salita ng Diyos sa atin na na maaari natin pong panampalatayanan. Dito po tayo sa verse chapter 14 verse 6. So si Samson po, matigas nga lang ang ulo dahil ang gusto niyang mapangasawa ay Pilisteo. Kaya nga lang hindi daw alam ng mga magulang ni Samson na yung ginagawa niya ay kalooban ng Panginoon. Sabi dito sapagkat nasa verse 4 po ako. Sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Pilisteo dahil sakop ng Pilisteo ang Israel ng mga panahon na iyon. So gagamitin ng Panginoon si Samson para makapaghiganti siya, no, sa mga kalaban niya. O makapagbigay siya ng damage sa mga Pilisteo dahil ang mga Israelita po ay sinasakop nitong mga Pilisteo. Sa verse 5, pumunta si Samson sa Timna kasama ang magulang niya. Nang pumunta si Samson sa mga ubusan ng Timna, bigla siyang sinalubong na isang batang leon na umuungal. So makikita natin, no, sa daan niya merong pong isang batang leon. At pagka sinabing batang leon, nasa kabataan, malakas ito. Mabilis ito. Pero sa verse 6, pinakita sa atin dito, pinalakas siya ng espiritu ng Panginoon. At niluray niya ang leon sa pamagitan ng mga kamay niya na tulad lang ng pagluray sa batang kambing. Pero hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya. Anong sabi po doon? Nung kumilos sa kanya banal na espiritu, nung oras na yon, pinalakas siya ng Panginoon, nagawa niyang baliin yung panganong leon na parang pagluray sa isang batang kambing. Ito makikita po natin yung lakas na meron kay Samson literally, no, sa kanyang mga bisig, sa kanyang mga kamay ay hindi na lakas na makikita natin sa isang tao. Ito po ay supernatural strength. Kasi para baliin mo yung panga ng isang leon, para makipag-wrestling ka sa isang leon, no? Magiging ano po ito, magiging napakahirap para sa isang tao. Sa tunayan nga, pagka sinubukan natin yan, nang wala ang pagsama ng Panginoon, ikamamatay mo yon. Mahirap yun. Malakas kasi yung kanilang puwersa sa kanilang bibig. No? At mabilis ito. Pero nagawa ito ni Samson nang hindi man lang, no, nahirapan. Bakit? Kasi parang kambing lang daw yung pinatay niya. Alam niyo po, pagka umikilos sa atin ang banal na espiritu, meron mga battles tayo sa buhay natin na magiging parang simple lang kung ang pagsama ng Panginoon ay nasa atin. Ah, leon pala yan, ha? Ah, leon pala yan, ha? Ah, malaki palang pagsubok yan, ha? Sa pagkilos ng banal na espiritu sa atin, yung malaking pagsubok, nagiging madali lamang. At kung makikita natin yung senaryo na yun, makikita natin si Samson, baka parang hindi pinawisan. Alam niyo po, pagbabantaan tayo ng kaaway sa ating daan, sa pagpapatuloy natin sa kalooban ng Panginoon at pagpaplanuan tayo ng gawa ng kaaway, siguro babagsak na tong Kristiyano na to dito, mawawala na yan ang pananampalataya sa Diyos, dun siya nagkamali. Dahil kapag kumilos ang banal na espiritu sa atin, makikita niya na yung buong puwersa ng kaaway ay magiging parang bata lang ang ating kaaway. Bakit po? Dahil nakikipaglaban para sa atin ng Diyos. Hindi na yun normal. Ang Diyos ay sumasama na sa atin. So parang leon ang kalaban, pero yung leon ay naging parang lakas lang ng isang kambing. Pagka leon yung sasalubong sa'yo at lakas mo lang ang iyong dala,
ay talagang matatakot ka po. Pero pagka sinasamaan ka ng banal na espiritu, leon yung nakaharap sa iyo, pero parang kambing lang yung aking kalaban. Higante yung nakaharap sa iyo, pero parang parehas lang kayo ng pagtayo. O katulad ni Haring David. Ah, si Goliath ba yan? Hindi si Goliath ang nakikita ko eh. Ang nakikita ko yung kakayahan ng aking Diyos eh. Magnify the Lord. Amen. Palitin natin yung sitwasyon natin, palakihin natin ang ang kakayahan ng Panginoon. Tignan natin yung kayang gawin ng Panginoon. Meron pa po dyan eh, sa chapter 15. So gusto nilang hulihin to si Samson kasi maraming ginawa to si Samson po eh. Sinunog yung kanilang taniman. Sa verse 14, pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Pilisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Sabi dito po, no? Pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pambira, gano'ng kalakas ito si Samson? Ginapos ng dalawang bagong lubid. Eh kung parang sinulid lang, ayan na yun. Makakawala na siya. Okay, gagapos yung kamay. Pagka parang sinulid lang, hindi na kailangan magbago yung itsura ng mukha eh. Parang, alam niyo po, may mga pagsubok tayo po, tinatalian ka ng kaaway. Pagka sumasa atin ang banal na espiritu, hindi magiging baka sa mukha natin yung hirap. Hindi makikita sa mukha natin na nahihirapan tayo po. At magtataka ang kaaway. Nasabihin nila, ano ba to? Diyos ba to o tao? Baka nagkatawang-tawa ang Diyos. Sabi ng Panginoon, naalala ko sinabi ng Panginoon sa John chapter 14. Mga tayo sa John chapter 14. Sabi ng Panginoon, John chapter 14 verse 12. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ang ginagawa ko. At higit pa rito, ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Sabi ng Panginoon, no, yung mga ginagawa ko, higit pa rito, kaya ninyong magawa. Bakit? Itataas na ako eh, ng Ama. At ano mang hilingin ninyo sa aking pangalan, gagawin ng Ama. Upang, sabi dito, ano man nailingin nyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ko na kanyang anak. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, magiging kalwalhatian ito ng atin pong Ama sa langit. Purihin ng Panginoon. Kaya lalo natin lakihan yung pananampalataya natin. Pagka nararamdaman natin kumikilos ang kaaway, para tayong tinatalian, para tayong pinaparalyze. Bah, nagkasakit pa ako ngayon, ha? Bah, nasira yung e-bike, ha? Bah, nasira yung motor, ha? Hindi ata ako makakarating sa gawain, ha? Sabihin niyo po sa banal na Espiritu, Lord, empower me. Strengthen my faith. At makikita niyo po, dadaling ka ng banal na Espiritu in heights you can imagine. Dadaling tayo ng banal na Espiritu sa isang katatayuan na hindi natin in-expect na kaya nating gawin. Ah, mahina lang po ko. Hindi po ako maalam sa salita ng Diyos. Pero mapagpakumbaba ka sa banal na Espiritu, mapagpakumbaba ka sa kalooban ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon na maging maalam sa kanyang salita at makakapag-pioneer ka ng tatlong gawain. At may kita ang sarili ko, paano ko ito ginagawa? Sinasamaan kasi tayo ng banal na Espiritu. Nasa atin kasi ito, kapangyarihan na ito. Regalo ng Panginoon. E nung panahon ni Samson, nasa kanila ang pagkilos ng banal na Espiritu, pero wala sa loob nila ang banal na Espiritu. Kaya kung makikita natin si Samson, malakas siya. Pero yung pagdating dun sa issue ng pamumuhay sa katuwiran at kabanalan, no, hindi pa nila kaya. Nasa atin na ngayon yon.
Gaano man kahirap ang tanikala ng kasalanan sa ating buhay, babaliin natin ito na parang sinulid lamang kung ang banal na Espiritu ay makapangyarihan sa ating buhay. Yung mga tukso at pagsubok sa ating harapan, kay Leon man yan dumaan sa atin, magmumukhang aso ang ating kaaway o tuta, magiging madali. Sabi ng Panginoon, ang pinapagawa ko ay madali lang. Panginoon, madali lang. Kasi nagsasalita ang Panginoon sa atin. Dahil alam niya na nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya madali lang. Pero kung wala sa atin ang banal na Espiritu, hindi natin magagawa ating mga ginagawa. Sa Acts chapter 14, meron isang sitwasyon po dito na si Apostol Pablo ay nagpagaling 10 minutes. Sabi dito po, chapter 14 verse 10, nakinig siya sa mensahe ni Pablo. Tinitigan ni Pablo ang lumpo at nakita niyang may pananampalataya ito, nagagaling siya. Verse 10, kaya malakas niyang sinabi, tumayo ka. Biglang tumayo ang lalaki at naglakad-lakad. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lyconia. Bumaba ang Diyos dito sa atin, sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo dahil siya mismo ang tagapagsalita. Nung nagpagaling sila Pablo, ang sabi ng mga tao, uy, ang Diyos bumaba sa lupa. Alam niyo, pagka sinasamaan tayo ng Panginoon, makakakilos ang Panginoon sa ating pungbuhay. Magagawa ng Panginoon yung kanyang nais gawin sa pamagitan ng ating buhay. Kaya nga lang, dito sa sobrang tindi ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Pablo, yung mga tao ay hindi naman nakakakilala sa Panginoon. Naisip nila na si Pablo, Diyos eh. Naisip nila na sila Bernabe po ay si Jesus at si Pablo ay Hermes. Sabi niya, si Jesus, bumaba! Alam niyo po, pagka ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin, tayo ay simpleng tao lang, pero makakagawa tayo ng mga gawa ng Panginoon. Hindi tayo ang gumagawa sa kapangyarihan ng Panginoon at sa kanyang pangalan, makakagawa ang Panginoon sa pamamagitan natin. Hindi sa ating pong kalwalhatian, lahat ng ating pong results ay para sa ikaluluwalhati ng ating pong Ama. Kaya manampalataya po tayo. Hindi po tayo pagdadamutan ng Panginoon sa kapangyarihan at patotoo. Naniniwala po ako na bawat isang nakakarinig po nito, tinatawag po tayo ng Panginoon sa higit pang mga patotoo. Amen po ba? Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Itataas tayo ng Panginoon. Kung meron man kayong pagsubok ngayon na pinagdadaanan, the Spirit of God will lead you. Kikilos ang banal na Espiritu sa atin. At makikita ng mga tao, paano mo ginawa yun? Paano mo ginawa yun? Paano mo ginawa? Anong pinag-aralan mo? At sasabihin mo sa kanila, sinasamahan ako ng banal na Espiritu. Nararamdaman ko yung pagkilos niya sa aking buhay. Kahit saan ako magpunta, nakikita ko ang pabor ng Panginoon. It is not me. Hindi normal sa isang tao. Naalala ko po ang pagkilos ng Panginoon sa aking pong magulang, Pastor Paul Masaredo. Paanong magagawa ng isang tao sa kanyang authority na ibinigay sa kanya ng Panginoon in 5 years, 10 churches sa Taiwan? Eh kahit ako hindi ko maisip paanong ginawa yun eh. 10 simbahan sa loob ng 5 taon. It is the Spirit of God. Pastor Leopoldo Masaredo, sa dami ng himala. Pastor Jose, paano nagagawa pa ng isang tao na mahina yung pangangatawan na makapag-mission-mission? At saan galing yung katalinuhan para ang isang tao ay manguna sa napakaraming simbahan? It is the Spirit of God.
Hindi na tayo to. Ang Diyos na to. Hindi na normal ito sa isang tao. Nakatuwa yung kanta. Sabi nun, in Christ alone will I glory, for only by His strength. Sa pamagitan lamang ng lakas. Counting down diamonds in my hands. Pagka dinala ka ng Panginoon, basta tayo sumusunod lagi sa kalooban ng Panginoon, madadagdagan na ating matagumpay na para tayo pumibilang ng diamante sa ating kamay. Pero masasabi natin, ito'y sa biyaya lamang ng Panginoon. Last verse po tayo. Last verse. Sa Corinto chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, sabi ni Apostol Pablo dito po. Chapter 4 verse 7, nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinaglalagyan ito. We are just earthen vessels. Katawang lupa lang tayo. Pero kung nasa atin ang banal na espiritu, nasa atin ang possibility na makakita tayo ng mga bagay, no, na dakila. At mga imposibleng bagay kaya natin gawin. Kung tayo'y mananampalataya sa Panginoon, meron pa ba ngayon na mga mananampalataya na naniniwala na kaya mong gumawa ng mga imposibleng bagay sa tulong ng Panginoon? Imposible mong mabuksan yung gawain na ito. Imposibleng lumago ang gawain na ito. Imposibleng mapagaling itong tao na ito. Imposibleng magawa yan sa maikling panahon lamang. Meron pa po bang mga mananampalataya na titira ngayon na naniniwala na may kaya ang ating Diyos? God is able. Gaano man kaimposible yung ating kinatatayuan ngayon, may pangangailangan kang malaki, gumagamit ang Panginoon ng mga tao, gumagawa ng sitwasyon ng Panginoon in favor of us. Sabi ng Panginoon, no? Kumikilos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya sa oras po na ito, panampalatayanan nyo po na magagawa ng Panginoon ng ating pong mga pinapanalangin. By faith, it shall be done unto you. Sabi dito, nasa amin ang kayamanan ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinaglalagyan ito para maipakita na ang hindi maparisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Kung ngayon may mga tao umuusig sa atin, mababa ang tingin sa atin, magpatuloy tayo sa Panginoon. Nagtapat ka sa Panginoon ng 10 taon, parang walang nangyayari sa gawain, parang hindi lumalago. Sa ikalabing isang taon, ipapakita ng Panginoon yung resulta na kaya mong gawin. At babawiin ng isang taon lamang yung 10 taon na parang walang nangyayari. May mga tao hinaantay lang ng Panginoon yung mga tao na magsalita. Oh, Limuel, nasa na ang Diyos mo? Yung ganong tanong, hindi ako ang sasagot po nun. Ang Diyos ang sasagot. Pagka hinanap po sa inyo ang inyong Diyos sa pinaglilingkuran, tumahimik kayo. Ipapakita ng Diyos sa mga taong ito kung sino ang ating pinaglilingkuran. Oy, Sister Mirna, oy, Sister ganito. Oy, Doropay Church Taiwan, or Doropay Church District 1, District 2. Nasaan na ang Diyos na inyong pinaglilingkuran? Tumahimik tayo. Ipapakita ng Panginoon ng kanyang sarili sa mga taong iyon. Sabi ni Haring David, Panginoon, kinukutya nila ako. Ginagawa nila ako ng bitag. At sabi ng Panginoon, mauhulog sila sa sarili nilang bitag. Lalo na ngayon, panahon na ngayon, tumitindi ang kasamaan. Lalo tayong umaasa ng matinding pagkilos ng Panginoon. Dito na natin i-invest ang buhay natin. Dahil sa karya ng Diyos, walang pagkasira. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Lord, sa oras po na ito, patuloy nyo nga pong palakasin ang pananampalataya namin sa inyo.
At kung meron man kayong hamon sa amin po, tulungan niyo po kami. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Dinadalangin ko po aking po mga kapatid na dumadanas ng pagsubok ngayon, kagaya ng buhay ni Samson. Gaano man kalaki ito, Panginoon, alam namin sa pagkilos po ninyo, manliliit ito sa amin. Inaasahan namin, mahihirapan po kami, matatagalan pa. Makikita namin madadalian kami at mabibilisan pa. Dahil kumikilos ang banal na Espiritu niyo sa amin, kami ay inyong mga anak. At ginagawa namin ang lahat ng bagay na ito para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Nupuri po namin kayo, Panginoong Jesus. Tinataas po namin kayo. Salamat po sa biyaya po na ito na kami ay nakapasok sa inyo pong pamilya, sa inyong kaharian. Kami tinuturing ninyong anak. Sinasamahan kami ng banal na Espiritu dahil sa inyo. Tulungan niyo po kami po mga kapatid. Lalo na po sa mga pioneering churches, Lord. Gaano man kahirap ang kanilang sitwasyon, Lord, kayo nakakakita nito. Walang mamamatay na gawain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bagkos lalong lalago, katulad ng buto ng mustasa na makakaapekto pa sa iba. At pamumugaran pa ng mga ibon. Ang mga gawain po ninyo ay lalo pang lalago dahil kayo ang aming pastol. Manghina man ang aming mga puso, manghina man ang aming mga pananampalataya, merong Diyos na nag-aalaga sa kanyang kawan. Buong aming pananampalataya po sa inyo na hindi niyo po kami pababayaan. Kagaya ng mga espiya na sumilip sa lupang pangako, gaano man kaimposible na dalin niyo kami sa pangako ninyo sa amin. Maniniwala kami that you are able. Kaya niyo kaming dalin sa ipinangako po ninyo katatayuan para sa amin. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Binabati ko po ang mga lingkod ng Panginoon. Patuloy po nating isama ang sa ating panalangin ang mga Door of Faith churches. Ganun din po sa ibang bansa. Umihingi po ako ng prayer request po sa inyo na ipag-pray po natin na magbukas ang Panginoon ng gawain sa Europa na tayo ay magpadala ng mga manggagawa po doon. Dahil malapit na dumating ang Panginoon, patuloy tayo na maging masipag po, lalo na sa pangangaral at pananalangin. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa. Salamat po.